Hi guys! Welcome sa aking channel, Isay Scraps Corner. So ngayong ACQ, ano ang inyong mga ginagawa sa araw-araw? Ano ang inyong libangan? Ano ang inyong banding ng inyong pamilya? Kami ng asawa ko, marami. So yung mga domestic na gawain lang. So for today guys, I wanna share with you our day-to-day basis chores or routine test, especially a household one. So let's watch it together. So sa umaga, pagagising ko, ayan, magmumumog lang ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. Pupunta na ako dyan sa labas. Tapos kukunin ko yung timba at maglidlig ako ng aking mga laman. Lahat, mga bulaklak ko na tanim. Ayan. Diligan ko yan lahat sila. Ayan. Yung mga prutas, ito atis. Katatanim ko lang yan isang linggo. Ayan, sa asawa ko tanim niya. Yung ano ba, beans, patani, ito atis din. Ayan. Ito naman, tanim na green chili ng asawa ko. Lagi namin binabantayan kasi kinakain ng mga sisiw ang kanyang dahon. Tinutupa nila. Ayan, sa araw na ito, pagkatapos ko magdilig ng halaman, titulungan ko ang aking asawa sa paggawa ng aming kulungan ng mga manok kasi meron kami mga maliliit na sisiyo na kailangan ipasok sa kulungan tuwing hapon. Kaya ito, tinulungan ko siya. Kasi nanganak na yung manok namin, kaya kailangan na nang dagdagan ng aming kulungan. So ako, taga-butas, gamit ito. Gamit ko ito. Ayan, binigay ni Jongjong. Thank you, Jong. Tapos yan. Ayan, para madali siyang pakuan, kailangan may butas kasi mabibitak siya pag hindi ko binutasan. Mabibitak yung kawayan. So yan, sipag ng asawa. So ito yung aming mga sisiyo, malalaki na. Tapos may bago uli na sisiyo. Pagtapos ko siyang gubitan, ayan, tandem kami sa trabaho. Tulong kami dalawa para madaling matapos. Oo, hindi. Hindi yes. Kasali yan. Hindi po siya kasali. Yes. Kasali ka dyan. Hindi po nakapirol yan. Yes. Dahil hindi pulido ang kanyang gawa, wala siyang sahod. Oh, tabi nga eh. Ano ba yung ibigpas mo dito sana? Oy, ikaw ang nagguhit. Akin na. Guhitan mo uli. Pagsapit ng hapon, so naisipan kong itanim itong mga papaya na tanim din ng asawa ko. Ang binhi nito, binigay ni ng biyanan kong lalaki. Dala nila galing Pangasinan nung umuwi sila dito nung asal namin nung February. So, yan. Marami kasi. At saka, mataas na yung iba kaya kailangan itanim. So, nagtanim ako ng 11 pieces. Ay, 14 pala. Yan. So, medyo makulimlim. Umaasa tayo na bukas. Uulan siya para madiligan ito. Ayan. Inubos natin lahat ng malalaki. So, dalhin na natin ito doon sa may baba, sa likuran ng aming bahay. Ayan. Dito ko sila tinanim. May naitanim na ako na unang batch. Ayan. So, itong dala ko ngayon, 7 pieces. So, all in all, 21 na ito. Ayan. Ito yung mga natapos ko na. So, ayan. Isang linya-linya. Ililinya-linya ko kasi maganda siya. Tignan, pag nakalinya-linya, ayan, before bungkal na ako na para pagtaniman ko. So, ayan, ready na ako. Ready ko na siyang itanim. Putulan natin ng ugat para hindi siya maging lalaki. Ganun daw yan. Saka, ilagay ko dyan. Yung tubig pala na ginamit ko, na pandilig. Nilagyan ko na yan ng konting pataba. Hinalo ko sa tubig. Saka ko ididilig sa papaya. Para maging malusog siya. Yan. O, diba? Nasipag ko. Kunyari, pagsipagan lang. Yan. Sana maging okay. Itong papaya pala na ito, guys. Ito yung nano ba yan? Basta yung mababa lang siya, yung kahit nakaupo ka, kaya mo na siyang mamitas ng bunga. Kaya mo nang abutin ang kanyang bunga. So, let's see what will be.
kung maging productive, kung maging productive ba ang ating pagtatanim. Kung marami siyang maibunga. So, ayan, yung second hole ko, ayan, biligyan muna. With pataba. Putulan ng ugat at saka itanim. Ayan. And so on and so forth. Ayan lang. Gagawa tayo ng bakod na kawayan kasi pag hindi ko binakuran kakalaykayin ng mga manok, so mamatay lang yung papaya pagka ganun. Take over sila kay kasi wala na akong lakas. Siya naman. So tapos na tayo gumawa ng bakod. Ngayon naman babakuran na natin itong ating mga tanim na papaya. Ngayon naman, taga-igib ako kasi wala kaming tubig na inumin, so pumunta ako doon sa may gripo at saka nag-igib kahit na matindi ang sikat ng araw. Ayan, kailangan. So dalawang ano lang, dalawang Wilkins lang na dala ko kasi hindi ko kaya magbitbit ng mas malaki dyan. At saka paakyat kasi yung daan. Kaya nakakahingal. Yun, nasabit ako. Nakipag-usap ako sa hipag ko. Kasi nagkasalubong kami. Ayan. Ang hirap guys, diba? Ganyan lang. Sa araw-araw. Galing pala sa bundok yung tubig namin na inumin. Doon kami sa kabila. Iba yung nag-iidib. Ay, mga bata. Ayan, ang bit-bit ko. Today is May 3, 2020 guys. Ayan, yung unang ulan sa Mayo na medyo malakas. Salamat Lord kasi nadiligan ang lupang tigang at saka yung mga kakahuyan, yung mga pananim sa paligid. Super happy sila kaya nagsahod ako. Ayan o, para panghugas sa paa. Ayan, thank you.
At saka para naman lumamig-lamig ang temperature natin kasi sobrang hot dito sa Pilipinas. So happy ang mga kahoy plants kasi naulanan na sila. Diba? Oh, ganyan ang view dito sa amin. Ito yung papag namin sa ilalim ng sampalok. Diyan kami nagtatambay minsan. Araw-araw. Umagat hapon. Ayan. Kasi magandang tambayan dahil tanaw ang baba. Ayan, nataniman. That's all for today, guys. Thank you for watching. Hope you can share yours also to us. Please don't forget to hit like and subscribe to my channel. Also, hit the notification bell para ma-notify kayo tuwing may bago akong upload na mga videos. God bless us all. Bye!